sa mahalaga ng ating project, malaman natin ang volume ng ilalagay nyo at volume ng paglalagyan nyo. Kasi baka pag nagtimpla kayo, bitin. Pag umorder kayo, bitin. Pag nagtimpla kayo, sobra. Sayang naman. Eh, may presyo din na kaunti. So, ang kailangan natin ay volume calculator. Yan. Pumili kayo. Marami diyang pamimilian. Kung ano yung unang lumabas, yun na din naman yun. So, hanapin nyo ay volume ng cylinder. Kasi cylinder ang ating cylinder volume calculator. So, ang kailangan natin ay base radius saka height. And then, ang unit na gagamitin natin ay centimeter. Kasi madaling gamitin niya. And then, ito, centimeter din. Okay, susukatin na natin. So, tandaan natin ang level. Ayun, kabila ito. Hindi natin ang mark. And then, ito ay dyan sa kanyang corner. Halos parehas pala naman. Okay, una natin kukunin ang kanyang height. Pantay natin. 16.5. Kasi na ganun na. 16.5 ang kanyang height. 16.5. Yun ang kanyang height. And then, ito namang isa. Sukatin natin. Sukat niya ay 12.5. Ayan. Sa baba. So, ang height niya ay 12.5. Okay. Parehas na din naman ang dalawa. Ang dalawa lang ang sukatin natin. Multiply lang natin sa dalawa. And then, kukunin natin ang radius. So, ang radius, kalahati ng diameter o yung kalahati ng bilog. Hala doon hanggang doon, yun ang diameter. So, kunin natin ang kalahati. Ang diameter niya ay 7. So, radius niya ay 3.5. 3.5 ang radius. Punta na tayo dito sa isa. Kunin natin ang radius. Siya ay 8. So, ang radius niya ay 4. Ayan. Kukumpute na natin. So, lahat natin ito na volume. Para malaman natin. Okay. Kunin natin ating calculator. So, ito muna. Ang radius niya ay 3.5. Type natin dito ang 3.5. Next, ang height niya ay 12.5. Calculate. Boom. Okay. So, ang result ay ito. Ayan. 481.05. 481 na lang. Okay. So, lagay natin dito ang 481. Yan ang volume. Next, ito naman. So, clear natin ito. Ang kanyang radius ay 4. Natin ay 4. And then, ang height ay 16.5. Okay. And then, calculate. Yun. 829. Huwag natin isama yung mga decimal. 829 ang kanyang volume. Okay. 829 plus 481 equals. So, yung isang set ay 1310. Ipa-plus natin yung isa pang set. Plus 1310. So, ang available natin ay 2620. Okay? So, yun ang volume. So, ang ating resin ay 2620. Susukatin naman natin para tayo may idea. Ano magiging kapal? Para makuha ang volume naman nitong rectangular prism. Punta tayo sa calculator. Ang hanapin natin ay rectangular volume. So, kailangan natin yung length, width. Susukatin natin. Yung height, ibig sabihin yun yung kapal ng ating resin. So, kunin mo natin ang length. Ang length natin ay 110. Okay? 110. Ang width 63. Okay. So ito ang ating ang nawawala natin. Ano yung expect natin na height, okay? Length 110. 110 bago unit natin ay centimeter. Yeah. Lahat yan centimeter. Centimeter. Okay. Ang ating width ay 63. Okay. Let's say na inaasahan natin na 1 cm. Titingnan natin, pwede kayang 1 cm ang magiging kapal. Calculate. 6930. Compare natin kanina. 6390. So, pumapatak na kapag inano natin ay kulang na kulang ating resin. Nangangailangan tayo ng 6930. Ang ating available ay 2620. Okay? So, try natin kung 0.5 cm. Let's say na ganyan lang kanipis. Nasa na yan. Kung baba nun. Try natin. So, palitan natin yung kapal na 1 kasi hindi tayo mapapagbingin doon. Lagyan natin ay 0.5. Calculate. 3465. So, ibig sabihin, mas mababa pa rin sa 0.5. Okay? Try natin ang 0.4. Ang kapal, 0.4 cm. Calculate. 2772. Okay, pwede-pwede na. Kasi ang ating resin, ang available ay 2620. Kapag ang kapal natin inaasahan ay 0.42772. Okay. So, ang 0.4, itong gagamitin natin. Yan, ganyan lang kakapal ang ating resin.
So, itutuon ko yun doon sa plywood and then dapat walang design na mas mataas sa kanya. And then pag may mas mataas, i-peppers natin para hindi siya lumabas sa resin. Okay? So, ganun lang ang bago nyo tulad nito. Yan. So, hindi pwede yan ganyan. Dapat i-peppers mo yan. O kaya kung kinakailangan tanggalin. Okay? So, ganun ang kahalagahan ng malalaman mo ang volume ng iyong resin. So, pag maghahalo, ang ratio kasi nito ay nakadepende sa bigat. Ito 1 kilogram, ito ay 500 grams. Kasi ang ratio niya ay 2:1, tamang-tama. So, hindi ko muna lahat haluin. Hatiin ko muna ito sa kalahati. Kukunin ko ang kalahati. Kukunin ko muna din ang kalahati nito. Yun muna ang aking titimplahin. Okay? Kalahati nito. Okay. Kahit hindi ganyan ka-precise. At least malapit sa katotohanan. Kalahati. Ito. Malapit siya. Pero sa isa. Okay. Laban mo natin for a while. And then, haluin natin ng mga at least 3 minutes to 5. Siyempre, yung panghahalo natin yun talagang malinis. Okay. Dapat halong-halo ito. Okay. Fire in the hole. So, ito yung mga ginagamit natin ng pigment ha. Solid color pigment for epoxy. Ayan, sana pala. For epoxy resin.